Information Agency. And with us, of course, our governor, President of the Lasso Jr., our Department of Health Malibuque, Provincial Officer Dr. Rowena Rachel Garcia, and Dr. Gerardo Cabanes, our Provincial Health Officer ng ating Poblalawigan. Of course, si Colonel Wilson Santos ay kasama rin po natin. At umpisa na po natin, bubuksan ang ating pong media briefing ngayong araw na kalipas po na makagaw natin sa inyo ang vaccine. Kasama po natin ang streamer mula po sa GMA News, si Mr. Peter Magturo mula po sa radyo nating buwa, Mr. Walter Hidalgo, ngayon po si Ms. DJ San, mula po sa Tuesday Daily Inquirer, si Mr. Jamie Cortado sa Malibuque News, si Santino La Torena at si Mark Cesar Oda. At para po sa paunang mensahe ay natin po inibigay ang pagkakataon para po sa ating gobernador para sa kanyang opisyal na bahayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. This is a great and memorable day for the province of Malibuque because we are fortunate enough that President Rodrigo Duterte and Secretary Duque and Secretary Galvez have allocated to us 600 doses of Sinovac vaccines. This is important to us because right now we still have some active cases, and so there is also house transmission. And I know that with the vaccination of the use of the vaccine
municipal and barangay officials and employees that all those who are qualified to receive it should be vaccinated. The patients have trust in the vaccines that will be made available because this has gone through strict evaluation by the FDA. And so we must rely on the experts and scientists on this. So with that, again, I express my heartfelt gratitude on behalf of all the Marikungenos, to President Duterte, and Secretary Duque, Secretary Galvez, and the entire DOH family for making this allotment of 600 doses of vaccine possible. Mabuhay po at maraming salamat po. Thank you so much po, Governor. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang pahayag ng ating pong DOH Marinduque Provincial Officer Dr. Rowena Rachel Garcia. Magandang mag po. In behalf of the DOH family, we would also like to give our full support to the province. And rest assured, sir, tandaan po kami sa inyo, we will try to make our province COVID safe. Alam ko natin marami pa tayong dapat gawin, no? But start po yung pagbabakuna. So, ang ating muling governor has directed the Chief of Hospital of Marikulo Provincial Hospital, Dr. Salatan, to immediately implement the vaccination activities for the health workers of MPH at Marikulo Provincial Hospital. Kasi po, siya yung ating COVID referral. So ito po yung unang priority ng Department of Health, bigyan ng bakuna ng ating mga frontline health workers sa mga COVID hospitals. And rest assured, may mga susunod pa po to co-offer yung sinasabi natin 70% ng population ng ating province. And yun po, maraming salamat kay President Duterte, nakaabot sa amin yung 600 vials ng Sinovac vaccine. And ito po over 300 vaccines for the health workers of the province. Thank you so much, Dr. Rowena Rachel Garcia. At i-acknowledge din ako po natin mga kasama po natin sa Rotary, na Rotary Club of Marinduque. At si Ma'am Gabriano, at sa lahat po na ating mga kasama dito sa ating media briefing. Sa pagkakataon po nito, ay atin ang binubuksan ang ating open forum para po sa mga katanungan ng ating mga kasamahan sa media. Una po magkatao ay si Ms. DJ Sana ng Radyo Nating Buwak. Good morning, good morning, good morning, Governor. Good morning, good morning, Dr. Rachel. And the question goes to Dr. Cabarias. Since dumating na pong vaccine sa ating nalulingan, prepare po ba handa ating hospital na sakali po magkaroon tayo ng minor side effects po para sa mga bakuna po natin? Maganda po ako po ano, sa ating lahat. Of course, let me assure everyone that the Marinduque Provincial Hospital is ready and capacitated to vaccinate. No? The first 300 vaccinees na manggagaling din naman po ano, sa kanilang ranks because of the prioritization protocol na pre-revived ng Department of Health. No? We just had an meeting yesterday to ensure that procedure and the vaccination program rollout especially would be seamless and maganda po magiging outcome. No? Of course, with the guidance ng ating mahal na governor. Susunod pong magtatanong mula po sa Philippine Daily Inquirer si Mr. J.M. Forcado. Please go ahead, sir. Hello, magandang mga po. Jenny, Governor Presley, and Kevin Rowena, and Sir Santos po. Sa iyo po natin po mula po sa Philippine Daily Inquirer. Sir, para po sa question of DJ Sam,
ng COVID. Ano po, are we being compensated din po sa, ano po, hindi po sila kapasok, 1 to 2 weeks, are they being properly compensated po? Okay. Regulations, issuances from DOH, you know, and the Civil Service Commission is telling us na pag nagkaroon ng problema ng mga health workers, especially, you know, especially of course, if the shoot is during the tour of their duty, maliwanag po ang guideline ng Civil Service Commission na sila ay hindi babawasan ng leave. At sila po ay will be compensated according to the DOH and the AAPF guidelines. Meron po compensation package ang PhilHealth kung sakali depende din sa severity ng infection ng mga katamaan na health workers. And po, salamat po. Yes, sir. Well, provincial government is fully supportive of our frontliners and health workers. So, alam po natin yung hirap nila sa sakripisyo at talagang na-overpagin na sila. Sa taon na po tayo malaman dito at sila po yung nakaramdaman. So, yan po ay in-raise na issue kahapon at nagbiting nga po kami dyan sa provincial hospital. At meron po tayong gagawin at hihingin lang po namin yung matutuwa lang sa ganyang paglalapitan para po makatibay lang po yung pag-allocate ng pondo sa kanila. Rest assured po, nagagawa po natin ang parayan. Sabi nga po ni Dr. Jerry Cavalles, sabi din ni Dr. Rachel Garcia, ay may paraan naman po para compensate ang kanilang paghihira. Nakatuto po kami dyan at inaksyo po namin na nakakaroon sila ng karapat-dapat na compensation. Thank you so much, Dr. Governor. Second question po, sir, para po kay Dr. Jerry. Sir, kamusta po yung six hangarin doses po na dumating ngayon ay para sa Kukui Provincial Hospital. Kamusta naman po yung binibigay mo natin at kailan sa Santa Cruz District Hospital? So yung kumusta yung ibibigay po natin, no? May instruction ang ating pong governor, no? Na dapat magamit ka agad ng vaccine dahil syempre as soon as possible na magamit po natin yun, the better for the workforce na health workforce ng Marinduque. Pangalawa, para maiwasan natin yung possibility na magkaroon na sayang, no, na vaccine hindi magamit for reason na for various reasons, no? So as much as possible gagamitin po natin yon. As we speak now, may definite instruction po si Gov na gagamitin po natin yon tomorrow, no, and we have coordinated with the Marinduque Provincial Hospital. Nandito po si Dr. Sarata, kausap ko lang kanina, at naka-rating ang Marinduque Provincial Hospital for that particular activity. Alam po naman natin na ang MPH ang primary hospital, no, that caters the cases po ng COVID. And therefore, as provided din naman ng guideline ng DOH, sila po yung priority. You're right, the second priority is the Santa Cruz District. For your information po, 300 vaccine ang dumating, no? Sa Marinduque, at 600 doses good for 300 vaccinees. 247 po ang population ng Marinduque Provincial Hospital. And therefore, kung ano man po yung excess doon, no, ay ibibigay sa second priority, which is the Santa Cruz District Hospital. Santa Cruz District Hospital listed 86 vaccinees nandun na sa kwan po, dun sa kanilang hospital. Maraming salamat po. Thank you.
Thank you so much po. Susunod po magtatanong si Mr. Peter Magturo, GMA Stringer. Go ahead po. Pinamahal po sa ating lahat. Sa ngayon po, agam-agam at mga mamaya tungkol sa efficacy ng vaccine. Para po ba niya ito, panaming gobernador, are you willing to be vaccinated po? Opo, I'm willing to be vaccinated. Ako ito ngayong oras eh. Opo, kaya lang po eh, alam niyo po, ay medyo may konting kita na tayo. Mukhang hindi pa po yata pwede yung bakuna na yan eh, sa aming mga edad. Talaga po, magpapayaw lang tayo ng edad eh. So yun po, ako'y naniniwala po sa pagbabakuna at nagpapasa pa sa rito tayo dyan. Ang gusto po natin katagal ay makamitin yung herd immunity na 70% dito po sa probinsya. So ang sinasabi ko, mga 168,000 po ang babakunahan dyan. Pero kung ibabawas niya po yung mga senior citizens pa na hindi kasama at saka yung 17 and below, bababa pa po yun. So tinatakit po namin yan, tinapaliwanag po namin lahat dyan. At ano naman po natin, pero nagkaroon na po sa ating Food and Drugs Administration at very reliable po yung opisina na ito. Sobrang akong bibig. So, let us trust to mga experts and scientists. But they are familiar with this, they've studied it very well. Eh, yung kanilang pong pangalan at integridad ay sinantala na po dito sa pagbibigay ng emergency use authorization. So, sa aking pananaw at sa aking pagbabasa, kahit po hindi ako toto, kailangan po tayo mag-trust sa mga scientists kaya sa experts. At kailangan po tayo magpapakuna dahil yung kailangan natin ng proteksyon. Ang alam ko nga po, ang sitwasyon ngayon, survival of the fittest po ito eh. Ano po? Makikamatibay. Ano ang tingin ko dyan eh? Kung malakas po yung tao, malakas yung immune system, kahit po may pumasok na virus, todas po yung virus. Ano ang panalo yung tao? Ang mga pigat po doon, malakas yung virus, mahina yung tao, tinalo yung immune system, babay po yung ating kababayan. Pero if you analyze closely, pag namatay ang ating kababayan, ang lumasan, ang nangyari, patay din po yung virus eh, dahil itikrimate ka agad. Kaya lang po, iniiwasan natin ngayon ay yung transmission. Kung mapipigil mo natin transmission, at matapos po na matalo rin yung virus, either way, matatapos po yung yung COVID-19 dito. Kaya yung bakuna, importante, para yung mga ibang tao ay protektado na. That's why we have to attain the herd immunity as soon as possible. Ang inyong gobernador na po ay national president ng Liga ng mga Barangga at Liga ng Gobernador. At national servant din po ng ULAP. Yan po ang mother ng lahat ng Liga ng Public Elective Officials. At po, nakakausap po ang mga supplier na yan dahil nga po sa akin nakakatang yung consolidation ng lahat ng mga in-order po ng mga LGUs. Meron naman po possibility tayo na makakuha ng bakuna na pwede pong i-donate din sa atin. So may kausap po ako dyan, meron pong posibilidad na makakuha po tayo ng mga 300,000 na doses na suficiente na po sa atin. Pero yan po ay talagang napakahirap yung supply. So ito nga ang agam-agam natin malapit dahil kailangan natin makuha ko ganyan yung bakuna. Nakikita ko naman si Pangulong Duterte, Secretary Duque, Secretary Gardner, talagang puspusan ang pakuha ng bakuna, no? Yung supply. Eh talagang it takes a little time. Plus, di pa, napakahirap mo talaga kukuha because of the identification agreement. So, yun mo ang pananaw namin. Kailangan mo tayo ng pagpapakuna para matapos po ang laban natin dito na manalo tayo sa COVID-19. Kung wala akong bakuna, magtatagal mo tayo. Kasi pinaka-importante po, ang maraming problema ay yung house transmission. Na alam nyo naman sa loob ng bahay, ay wala namang nagmamaskara at walang physical distancing at digit-digit ito. Iyon ang iniiwasan natin. Kaya ang provincial government ay nakatuto po dyan yung ating PHO, MHOs, at yung mga barangay government, officials, at saka yung mga bebek. Pinapatutunan po natin yung ating mga kababayan.
ang pinaka-import natin po ay makisama at matulungan sa ating ating mga kababayan symptoms reporting. I-report po sa ating symptoms para magawa ng paraan. Lalo kung malaki ang agang-agang natin ngayon dahil yung RESO 101 ay talaga pong practically tinanggal mo yung mga requirements, di po ba? Yung travel requirement, wala ng travel authority sa task force sa COVID shield, wala na yung medical certificate, pinagbawal na yun po yung quarantine. So ano po yung pinaka-depensa natin? Yun lang yung clinical and exposure assessment. Kailangan po nag-meeting kami po dito, nandiyan po si Dr. Garcia, Dr. Jerry, nandiyan po si Colonel Santos. Talaga pong kahihintingin at kahihintingin ito pong minimum health protocols. Lahat po tayo kailangan sumunod. Ito yung panahon na po na kailangan mag-impit. At dyan po natin hinihingi at tulong ng ating mga babayan. Huwag naman po sanang matigas ang ulo. Ito po yung panahon po na kailangan ng disiplina. Ito lang po yung line of defense natin available. Kayo na mismo ang mag-ingat, tumupad, sumunod. At yun naman medyo nakakalimot, inutusan po namin yung mga municipal mayors, yung mga pag-ordinansya na may mga penalties at saka sanctions, ilabas na po. Kaya po nandito po si Colonel Wilson Santos at yung buwan ng pag-ulisan natin na napakagaling naman po talaga ng pag-ulis. Talaga po tayo mag-ipid sa minimum health protocol. Kaya po tayo sumunod. Wala na po tayong depensa na pang-testing, at napakahirap po yung PCR test. Wala pa tayong laboratory dito, kasasakan pa naman, di ba ba? Binumahin namin yung rapid antigen test pero hindi pa mo na-approved. Until such time, we have to rely on the compliance with the minimum health protocols. Wear our face shield and mask, observe physical distancing, wash our hands regularly, symptoms reporting. And then yung clinical assessment po supports natin, nandang po itong ating mga kasama, pinag-aaralan po ano masusi at tamang physical or medical examination. Gusto po namin mas malalim po yung pag-i-examine sa ating mga papasok na visitors. Na kung dami na kung gusto pumasok, tingin po namin hindi po yan. So, hinahanda na po namin yung pagdagsa ng tao. Kaya po, eto po ang provincia, eto po ang municipal governments, barangay governments, talaga po tinututuan natin ito. Dahil po, delikado ito mga darating na ako. Mas marami mong papasok sa atin. Nag-open up na po. Alam po natin na kailangan kung saan ang economy recover. Pero tignan naman natin ang sitwasyon dito. Ayaw natin naman mangyari sa Pasay. Magkaroon ng spike. Hindi nila makontrol ngayon. Ayaw po natin mangyari. Pero yung mga gusto magpunta po dito, yung mga kababayan natin, gusto nung mamasyal, kailangan po, tumupad naman sila sa minimum health standards. No? Marami na gusto pumasok, talagay ko, libo-libo. Pero they should comply with the minimum health standards. They should cooperate. They should enjoy. Because kung ano man yung aming restrictions ho, ay sa kabutihan po rin nila. At syempre, mas concern po namin yung kabutihan ng ating mga kababayan. Halos wala na po tayong COVID-19 eh. E biglang nag-open po yung ating mga regulasyon at restrictions. So, vigilance at saka compliance. Ito ang hinihingi natin sa ating mga kababayan at sa lahat na gusto pumasok dito. Yan po ang aming hinihingi at yan lang po gusto namin matupadin. Yun lang po. Thank you po. Meron pong question si Santino Latorre, Sir Santino Latorre na mula po sa Marinduque News. Magandang araw po sa ating lahat ng video. Ako po si Santino Latorre na mula sa Marinduque News. Tatanong po po kung kailan mo sa darating po. Asan natin darating ang second batch ng vaccine? Sabi ko kanina, ay natin ang po, ang second batch ay other than 600. Palagay ko po si Dr. Garcia makakasagot pero umiling po. So sabi ko mga po kanina, yung supply po ay napakahirap. We just have to rely on DOH, on Secretary Galvez, yung COVAX, yan lang po pinapagunan na yun. Daan po dyan po nagdataan na. Pero nabagay ko po kanina, hindi naman po tayo tumitigil. Gusto po natin matapos sa pagpapakunan ito sa loob ng isang taon. Tinawagan po yung budget officer natin. Kahit po sinagot ng national government yung gastos sa vaccine, pinag-aaralan na rin po namin kung anong pondong magagamit para bumili
duty dyan eh. Kinakausapin po tayo mga kaibigan ng Marinduque, yung medyo may mga kayo ng taga Marinduque, and they're thinking of donating. So hindi po tayo tumitigil sa pagkuha niya. Very difficult for supply, hindi po natin dapat sisihin si Pangulo Duterte, Secretary Duque, Secretary Galvez. Talaga pong mahirap. Opo. Pero yan, hindi po tayo titigil hanggang hindi tayo makakuha ng karapat dapat at tamang numero ng bakuna. Tapusin po natin ang COVID dito po sa Marinduque. Thank you so much, Governor. May follow-up po, may additional question po si Ms. DJ San mula po sa radyo natin po. Yes, good morning po, Governor. Sa iyo ang question na ito, since nabanggit niyo po kanina na kailangan po sumunod ng ating lalawigan sa Resolution 101 na ginitapas ng IATF, specify lang po natin para sa mga uuwi natin mga kababayan, Governor. Ano, susundin na po ba natin lahat o kakalisin na po ba natin lahat yun o required po ba na hard na PCR test or antigen test para sa mapapasok sa ating lalawigan? Alam po natin na nilabas yung Reso 101 na IATF at talagang isang policy dyan na nagsusuporta sa Reso 101 is because gusto na po natin paandarin ang ekonomiya. Ano po? So nakita po natin na pantapa na po ang bansa. Pagsak din po dito sa Indonesia, sabi na ang contraction daw is 9.5, negative 9.5%. At natatakot po ang nenda at ang mga negosyante na pag hindi pa po yung umpisa nga yung pagluluwag at yung umpisa na po yung revival ng mga businesses, supportahan din naman po, baka hindi po tayo makakabanti na. At kung hihintay pa po natin itong boxes at karamihan ay darating sa next year, medyo pabigat na po. So kaya nga po kami, sa hinga ng mga gobernador, ano po, supported naman po kami dyan na pwede na pong mag-relax sa restriction, paanda rin na po yung ekonomiya. Kaya po kami, hindi na po kami pumutuloy. Kung sinabi, tanggalin yung travel authority, tanggalin sa task force COVID shield, tanggalin po yung medical certificate, pumayag din po kami dyan, tanggalin yung quarantine. May agam-agam po doon, pero sige po, pero kami naman, we retain our power to impose local reasonable regulations or protocols. So, ganyan po yung sitwasyon. So, ang gusto po talaga ng gobyerno, tanggalin po yung lahat ng travel restrictions, even yung testing. Di ba sabi ko? Wala na yung testing. Eh, kaya nga po, kung napag-usap po kami doon sa IATF, binukahin mo po natin na bigyan naman po ng karapatan yung LGU na mag-impose ng testing. No? Depende po. But the general rule is, pwede dapat hindi na mag-impose. So, nagpasalamat naman po kami sa IATF, bigyan po kami ng ganun kapangyarihan na mag-impose ng testing. So, ganun nga po. Eh, minungkahin ko po na makapwede po yung rapid antigen test dito sa arrival, ano? Kasi po yung PCR test, alam naman po natin, medyo mahal. At dahil po wala pa tayong laboratory, eh, iniintay po po natin ng 5 to 7 days. Hindi po natin masyado magamit dito pag sa arrival. Although good news po dito, nakakuha po kami ng donation ni Speaker Lord Malang Velasco, 6.9 million sa Ayala Foundation at sa tulong po ng ating provincial chief si Dr. Rachel Garcia eh tinatayo na po yung struktura, no? Paglalagyan ng ating molecular laboratory. Bihiraw po minsan ang meron. So, ginawang po ni Dr. Garcia eh, at ni Manny Pakilo na makakuhan yung gene expert na makina. Matapos na po yung ina-overtime natin, o yun, medyo may meron na po tayo sa sarili. Kapag, anyway, balik po tayo doon. So, sabi namin, pwede ba antigen testing na lang? Kasi 10 minutes lang, alam mo na yung sagot. Alam na namin kung anong gagawin doon sa visitor. Unfortunately po, ang DOH ay talaga naman po ang rule nila ay yung PCR test gold standard. Kaya po lumabas yun na pwede po yung PCR test na sa prior to travel. Yun po ang inalaw ngayon. Ano? Well, eh, dito mo sa iyo nila
ilalabas ko, isimple namin technique sa Lunes, at medyo pinag-aralan po namin yung sitwasyon eh, kaya medyo may delay ho sa paglabas ng executive order namin. Eh, yun na nga ako eh. Yung PCR test ay okay naman ho. Pwede naman talaga na apply ako entry. Ang problema pa rin ho, ay ilan lang yung makaka-afford. Ano? You have to realize na yung Reso 101, ang talaga mo pinag-uusapan dito ay traveler o passenger or tourist. Eh, ang nangyari mo, pati po yung, ano eh, yung na-course, kapasama na, naging general, kaya medyo may mga issues pa kami nire-raise doon. Nag-uusap pa rin kami ng DILG, KUC, KPDC, kaya po may belief din eh, may hindi namin yung development. So, as in this right now, ang depensa lang natin ay yung clinical or exposure assessment. At gagawa pa kami ng medical team para po sa ating palanakan, sa Puyabog, na pinira naman na pumunta sa Awit. No? So, you know, nandun lang tayo. So, yung iyo namin, kaya lalo na sa mamaya, ay, we have to abide by it. Ano? Pero, nakalagay din po dito na we may ask that with the approval of the IATF na pwede mag-impose later po ng antigen test. We have to comply with this, eh, no? Tama po yun. So, kami mo nag-usap kahapon, pinapagtibay namin yung medical team na mag-i-examine. Kasi po, alam niyo naman yung ating examination na yun. Yung may temperature scanner, na minsan mahina ko yung bakterya, eh, mali yung, ano, mali yung temperature ng tao, ano, hindi, pagpasinang maganda. Yun naman yung ginagawa ng health checklist, depende po doon sa mahawa at nag-review doon. Eh, base po sa informasyon namin na receive, eh, medyo yung mga sumasagot ko, ay alam na sagutin, eh, puro noon sagutin. No, pipirmahan. Alam po naman lahi, hindi masyado na busisi at na-examine. Kaya kung as things are right now, yung nangyayari po niya sa ganyang assessment na po, o ganyang pag-aalam ng sintomas, napakahirap po. Kaya yung sinususun namin, kailangan metrics. Eh, paano po yung asymptomatic? Na hindi mo naman makikita yung symptoms, ano? So, yun ang malaking problema. Dito po sa Marinduque, 41% na naging positive asymptomatic. So, yung ating clinical and exposure assessment ay hindi niyo makukover lahat yung carrier. Ito po kayo natatakot eh. Di ba ba? Dahil, asymptomatic ka carrier eh. Kaya paano yung matitration? So, ang alam lang namin, kailangan yung testing. Eh, at this search time, nakaayos namin ni Dr. Rachel yung ating laboratory dyan. No? Pinira ko yung may laboratory na dyan, ni Dr. Jerry. Eh, yun mo, ito na lang pinagbabasina namin. Kaya ako nakalagay naman dito, at nabanggit ko na rin, yun mo papasok dito, kailangan pa rin mong kukuha ng travel authority sa aming focal person dito sa probinsya. Bakit po kailangan yun? Kaya rin na, pag-usapan po namin sa aming pag-uusap kay Lucid Densing sa DILG, kailangan po namin may control sa pagpasok dahil po sa scheduling ng papasok. Di ba? Kailangan may proper coordination. Kasi po, kung basta darating po yan, at kung sakaling marami po may symptoms at kailangan ilagay sa quarantine, ma-overwhelm po yung facilities namin. At saka, this needs time. Kinausap ko po ang PPA pa kasi they have to set up the isolation facilities. The local government units have to organize a medical team. Iba po ito eh. Ang what I'm telling them is mas masusibo yung clinical or physical examination ng tao. Sinabi ko nga po doon sa amin namin kay Yusek Densin, at saka nandun din po si Yusek Jose Guerrero, sinabi ko, pwede ba po hindi naman yung ganyan na sinasagot lang ng no, at hindi na mo nababasa, di ba? Pwede ba po umagin naman kayo ng stethoscope kahit paano? Although may mga issues pa rin po yun, kasi may expose naman po yung doktor. Mga doktor na po titingin dito, no? Sabi ko, baka pwedeng head to foot. Tignan nyo naman, not necessarily the entire body. Pero yun ang pinakatoto na ano, pag-examine ng tao. Kasi makikita nyo lang sa iba-ibang parte ng tao kung ano yung mga sintomas. Eh kung talagang tinignan nyo lang, kami hindi, ang patient pa nakamaskara, wala ko kayo makukuha ng ano
dito, gloom. And then added to that, asymptomatic pa. So talaga pong pinupush namin itong antigen test, ano po, kit, kasi ito pa lang po, ang aming pwede ng kit na magagamit. Until such time na ayos po namin, binibilisan namin yung molecular laboratory, yun ho ang result. Pero hindi pa ho aprobado yun eh. Kaya ang nangyayari, March 1, tingin ko po, nagsaan, dami na kong gusto mong umuwi. Marami kong gusto mong bakasyon at inip na inip na sila. Pero yun nga po, ay kailangan mo pong mag-stricto tayo. Kaya pinagin ko si Kenya Santos, pinatawag ko dito, napakagaling naman. Napatulong sa amin sa inilaban ng COVID-19, kailangan kong higpitan ang pag-comply sa minimum health protocol. So, i-activate po natin lahat dyan. Lahat po ng provincial officers and employees, basta kung may makita hindi nag-comply, isasabihin po natin, pakisipan nyo naman. Hindi nyo naman ang dapat sulihin, ano? Sabihin nyo lang, uy, wala kang ano ba? Face shield ah, wala kang face mask. O, ano mga physical distance? Ba't kayo nag-iinom sa publiko? Di ba? Hindi lang po yung hinihingi natin. Lahat ng kababayan po natin, gusto po natin tumulong sa pagsunod sa minimum health protocols. Lahat po tayo, gusto natin talaga hindi mahawa at matapos po yung labanan na ito eh. Lahat po, umakit na mo yung naglalaman dyan. Uy, madali, wala pa mask ko lang. Hindi mo, oh, baka ito magka-COVID. Medyo takotin nyo na dahil yung ba, hindi na matakot eh. Kala niya, dali, nahawa. Makakarating ka lang 14 days, parang nabortulina, makakala nila. At ang buhay mo na nangali, di ba? Swerte lang mo tayo, labing nang mo lang namatay. Ang gagaling ni Dr. Jerry, ni Dr. Garcia, ating mungkinisyo family, di ba? Swerte lang po tayo, may hapo lang ganyan, buhay lang namatay. Pero ito ho, kung napasukan tayo yung bagyan, no? UK bagyan, South African bagyan, may Brazilian bagyan pa, pinaka-dengue mabilis. Eh, meron pang Philippine bagyan. Eh, nako, eh, baka mas matindi, oh. Eh, nagbibiro lang ko. Pero yung possibility ko ay nandyan. At saka yung possibility ng spike, nandyan po yan. Delikado po yan. Kaya, I call on all the citizens here, all the visitors. Kung may makita po tayo hindi nag-uumpay, batiin na lang po natin. Kahit po naglalakad dyan, kahit tayo lang sa isasakyan, tigilan ko, padali, mag-pass ka lang dyan. At saka, ano, physical distancing ko. Eh, sa butihan mo rin yan, hindi mo sa amin. Yung bang ano, we should help each other, hindi po natin matatapos ang laban ako. Ang sabi po ng mga eksperto, this will be with us for 2 or 3 years more. Baka mas matagal pa. Kung hindi po tayo magtutulungan, united tayo dito, hindi natin kaya tapusin ang laban sa COVID dito. Ano po mangyayari? Hindi po tayo makakaabonte. Tourism industry po tayo dito. Kausap po po yung mga officers ng ating Parinduke Tourism Development Council, isang araw naman, hinihiling na nila po niya talaga ang buksan dahil napag-napanalit po sila. Yun po eh. Eh, paano po tayo magbubukas? Eh, kung hindi po tayo protektado at hindi tayo sinusunod. So, lahat po ito ay nakabase sa pagtulungan. Yun lang po. At sana po, maninig po ating mga kababayan at yung mga nandito na mag-ingat po at sundin ang minimum health protocols. Yun po lang ang importante. Thank you so much po, Governor. Last 2 questions po, ano may Adel, may mga gagawin pa po ang ating mga key persons. Please go ahead po. Okay. Clarification lang po, Governor. Alin sunod sa bagong nilabas na Resa 101? Antigen test po ang kailangan na mga utuwi po natin ito babayan. Tama po, Governor? Doon sa Resa 101, ay PCR test lang nilirecognize. At yung paggamit ng PCR test ay prior to travel. Kunin pa niya sa labas, nandali niya si na negative at kailangan yun, yung date of issuance, it should be within 72 hours prior to entry. So yun lang po ang pwede. Other than that, nagre-request pa rin pa po kami sa IATF, hinihintay po namin yung pagod. Ganun po ang sitwasyon natin sa testing. Thank you so much, Dr. Kaya Dr. Rachel naman po, question mo ma. Dr. are we expecting AstraZeneca within this year po since naman din na siya kagabi po? Yes po, ang hinihintay na lang po natin ano, yung schedule at allotment para sa probinsya natin. Lahat po kasi yan ang nagagaling sa Luis Central Office. So, yes, we're expecting ulit na darating ang mga bakuna. Pero when, hindi pa po natin alam yan. Thank you so much po, Dr.
May follow-up question po si Mr. Porcado ata para. Ayun po. Ang question ko po ay para po kay Police Sergeant Wilson Santos. Sir, sir, ano po yung mga kalituntunin o protocol na inulog sa ng FPPO bilang suporta po sa napangin po ng ating gobernador na pag-iigil ng compare protocols dito sa ating probinsya? Pangalan po question po, may mga checkpoints po ba kayo na ilalagay sa mga entrance at exit points ng ating probinsya? Magandang umaga po si Kira. Kung naman ang isang mga tanong mo, ipatapatuloy natin yung implementation ng level sa mga protocols na 24 para pamilyan din ang papalag yung ating mga kababayan na hindi nagsusot ang ating protocols ito yung face mask, face shield at yung social distancing. Hindi sabihin na ayon ay kapula na hindi na nagsusot sa mga yanagawa natin ng protocols. And comes man doon sa security natin sa mga force at sa mga checkpoint. Pagkatapos tayo ng mga tao natin siya may pinamasatan ng ating provincial mobile force. So, open mo yung ating mga local police stations kahit kakakot din mga tao nila. Sa tulad ng ating mga health workers para rin parang may ganado, magkatalaga kaya ng mga tao sa mga specific and checkpoint areas. Especially, nag-request natin ng ating mga PSO kasi kami nag-provide ng assistance. Magdali ng mga polisan sa ating port of entry para magpanaga at supportahan ang pinatapad na ayunit na protocol para sa mga pumapasok na ating bago mga ito. Maraming salamat po. Thank you so much po. Overboard, bilang tayo po ang aming mga talawigan at presidente po ng LPP. Pensahin po doon sa mga kababayan natin na ayaw pa magpapakuna dahil may agaw-agaw sila. Well, nakikita ko lang kung paraan para natin mag-defeat na itong COVID-19 ay magpabakuna na po yung kailangan magpabakuna. Sinabi ko na nga po na yan ay nagdaan sa FDA. Meron naman po mga adverse effects na natural na naman po yun eh. Pero meron naman po tayong screening. At yan po ay binibigyan-bigin ko na bago nung bakunahan, mag-screening, alamin yung mga allergies, alamin yung mga experience na pagkakaroon ng pagpapakuna o umiimo ng gamot. And then sabi ko po, yun naman after the vaccination, yung post-vaccination, tutukan din po yung ating napakunahan. Every week po ay ganyan po, alamin kung ano nangyari, i-record po para natin nalalaman kung ano ang mga epekto at tututukan po natin lahat yung mga napapakunahan. It's a tall order, sinabi ko, importante yan. Kailangan natin malaman epektibo ba yung bakuna o hindi. Pangalawa, yung adverse effects. Kailangan po matutukan po yan. Yan po yung ako po may allergy. Kaya alam mo po na kailangan maningat din. So, importante po na tumulong din yung vaccinates. Mag-report po kaagad kung meron na nararamdaman na medyo kaiba. Pero tututukan naman po, importante yung post-vaccination. So, importante po ang pagkakuna ng kababayan, hindi lang naman po natin dapat isipin yung sarili mo natin eh. Ang dapat pong isipin natin ay yung lahat ng kababayan natin dito sa Marinduque na gusto na pong matapos itong laban na ito. At yan po nakikita ko ay magagawa lamang kung magkakaroon po tayo ng halos na matutupad na herd immunity na marami na pong nabakunahan at wala na pong pupuntahan yung bakuna tapos po yung laban na ito. Ngayon po, kung ayaw nyo papakuna, malilipat at malilipat pa rin po yun. Kaya nga po, may herd immunity, kailangan po wala nang malipatan yung virus at tapos na po yung laban dito. Ganun po yun eh. So, hinihiling ko po ang inyong tulong at gawin, kailangan magpapakuna kayo. Babantayan naman po kayo ng WHO, MHO, yung herds na
Cadet at ang DOH family dito, nakatutok naman po sa inyo. Hindi naman po namin kayo pababayaran dahil alam po namin na may agam-agam kayo, but have faith in trust in the vaccine makers. Takatayaan din po yung kanilang integrity at pangalan dyan. Have faith in trust. Ito po sige Pangulong Duterte, yung ating mga pang-implementers, yung ating pong local government officials. Nandyan po kami. Kailangan po natin matapos to. Ang epekto po nito, hindi po tayo makakabangon. Mas mabigat po ang hindi makabangon sa ekonomiya. Mas mabigat po sa ating buhayan. Mas matindi pa ang sama na darating sa atin. Ang ekonomiya ay hindi kumabangon. So, tulong-tulong po tayo at makakabangon po tayo. Thank you so much, Governor Velasco. At bilang pag-uwi, closing remarks ko lang po kay Dr. Gerardo Pabali sa ating provincial health officer. Magandang nasabi niya naman po ng ating mahal na gobernador yung mga patutunan na patutupad ng provincial government sa tulong po ng lahat ng mga municipal governments at yung mga health sector po. Ang gusto ko lang po na sabihin sa inyo, nakarating po ang probinsya para po sa vaccination program. The provincial government will assist the municipal governments. At titiyakin po namin with the guidance na binibigay po sa atin ng ating governor na maayos po ang programa ng vaccination program dito sa ating kalawigan. Ilan po. Maraming salamat. Once again, thank you so much, Dr. Gerardo Pabalias, Governor Presbyter of Velasco Jr., Dr. Rubén Carichal Garcia, and Police Colonel Wilson A. Santos, sa pagkano po ng mga katanungan at sa pagsagot ng mga concern ng ating mga media friends mula po sa Radyo Nalikwa, Philippine Daily Inquirer.